So, hello guys. Good afternoon. So, Coach Nita na naman. And pag-uusapan naman natin dito yung stress management ninyo. So, gaano ba ka-importante yung stress management? So, every time kasi na magbubuhat ka, kailangan ng recovery and nutrition. So, para mag-build talaga yung sa muscle, kailangan mo ng dalawa na yun. So, ang stress kasi, pwede siyang hadlangan niya yung pagbe-build mo ng muscle. So, once na-stress ka. So, ang nagagawa ng stress sa katawan, pinapahina niya yung metabolism ninyo. So, during workout ninyo, nai-stress yung katawan ninyo doon. So, stress yun. Pag nag-workout ka, pag nagbiyahe ka, nasiningitan ka, nagalit ka, so stress yun. So kapag stress ang katawan ng isang tao, so trigger na trigger yung tinatawag na parasympathetic. Sympathetic. So kapag sympathetic yung na-trigger ng katawan mo, so ito yung fight or flight, no? So walang absorption nangyayari. So ibig sabihin, wala siyang pagbe-build ng muscle. So mangyayari lang talaga yung pagbe-build ng muscle during hindi ka stress. During tulog ka, doon nangyayari ang pagbe-build talaga ng muscle. So, kung ilang oras ka lang natutulog, yun lang din yung oras ng pagbe-build mo ng muscle or pag-burn mo ng fats. Kasi hindi ka stress ng mga oras na yun kasi tulog ka. Ang nangyayari, kapag madaming hindrance yung or madaming pumipigil sa pagbe-build ng muscle, lalong-lalo na yung physical stress, mental stress. So, kailangan maayos ninyo yun. So, wag ninyong hayaan na yung stress laging manggibabaw doon. Kasi sayang yung muscle, pagbe-build up nyo ng muscle, sayang yung pag-workout ninyo, sayang yung paglulos nyo ng weights. So, possible kasi na yung stress ang may problema sa ginagawa ninyo. Kung halimbawa nakakalorie deficit naman kayo, tama yung macros ninyo, pero bakit ang tagal ka mo ng pagbe-build yun ng muscle? Baka kasi naharangan ng stress, baka stress ka. So kailangan mapababa mo during exercise or pagkatapos ng mga trabaho ninyo, kailangan mapababa ninyo yung sympathetic at mapataas ninyo yung parasympathetic. Kasi ang parasympathetic, ito yung trabaho niya, yung pagdadigest, pagbe-build up ng muscle. So, doon nangyayari. At mangyayari lang ito kapag hindi ka stress and kapag tulog ka. So, kaya napaka-importante talaga ng tulog, stress management. So, ito yung tinatawag na stress management. So, importante yun. So, yun yung babantayan ninyo guys kasi halos napapansin ko lahat ngayon. Nakapokus lang sa workout, exercise, and nutrition. Pero yung stress management, hindi sila nakapokus. So, babantayan ninyo din yun. Kasi baka yun ng problema. Sayang naman yung pagod ninyo, yung supplement ninyo, yung recovery and nutrition ninyo kung hindi nyo maayos yung stress. So, again guys, thanks for watching my video guys. And that's all.